What's up mga idol? Ngayon, mag-upload tayo ng video kung paano gamitin ang Filmora 9 Wondershare sa pag-edit ng video. Basic-basic lang to mga idol. Disclaimer lang, di po tayo expert. Di tayo kagalingan. Kung ano lang po ang alam ko, yun lang ang gusto ko i-share sa inyo. Ngayon, kung magugustuhan nyo itong video na ito, don't forget to hit like, comment, and subscribe. So, huwag na natin patagalin. Let's go! So ayan guys, simulan natin kaagad. Ang una nyo gagawin, buksan nyo lang yung Filmora 9 Wondershare. Ayan. Since wala pa kayong video rito, mag-import kayo ng video na i-attach natin dito. Dito lang sa import. Import media files. Tapos desktop. Since dito nakasave yung mga video na gusto mong kuhanin, dito ko na lang kuhanin. Ayan. Open. Open lang yan. Ngayon, may video na rito. May video na kayo. I-drag nyo lang yung video. I-drag nyo lang yung video mo rito. Ayan. Tapos gusto mo pang magdagdag ng isa pang video. Ayan. Dito mo lang ilagay. Idugtong ko lang siya sa una mong video. Ayan. Ngayon, kung gusto mo maglagay naman ng transition, dito ka lang maglagay sa ano, gitna ng dalawang video na to. Para maganda ang pasok ng pangalawang video, lagyan mo ng transition. Dito, lalabas yan ng transition. Dito, lalabas lahat ng pagpipilian. Yan, maraming transition na pwede mong pagpipilian dyan. Sa'yo na yun kung anong transition ang gusto mo. Lalabas dyan. Ayun, mamimili tayo kung saan ang gusto natin. Ngayon, kapag ka nakapili ka na ng transition na gusto mo ilagay, nangyari ito, i-drag mo lang sa rito. Dyan, mismo sa may gitna na yan. Para pagpasok ng pangalawang video na to, medyo may effects. Yan. Let's go! Oh, ito lang pa siya dito sa may ano. Kahit na basta sa tingin nyo maganda na yung pagkapasok ng pangalawang video. Tapos, kung gusto nyo naman maglagay ng text dito, yan, titles, itong titles na to, yan, marami dito pagpipilian ng mga text na gusto mo, mga titles. Sa akin ito, since ito ang lagi kong ginagamit, ito ang gagamitin natin, ito ang gagamitin ko, dyan ko ilalagay. Kailangan dito mo sa ilagay ha, kasi pagka dito mo may lalagay yan, mapupunta dyan dun sa likod ng video mo, hindi mo siya makikita. Kailangan dito sa taas, header dito, saan man saan yung may lagay, basta huwag lang dun sa baba. Dito, lagi dapat sa taas. Ngayon, dito double click mo lang siya para pwede mo siya ma-edit. Yan. Sa inyo na yun kung ano ang gusto nyo ilagay. Kung ano yan. Since na masyadong malaki yan, masyadong malaki yung ano mo, i-double click mo lang siya, i-drag mo lang siya, palitin mo para makita yung hindi matabunan yung video mo sa likod. Yan. Nasa inyo na yun kung saan nyo gusto ang ilagay. Dito ba? Dito ba? Dito may dulo. Dito sa may dulo. Try na lang natin dito kung saan maganda. Tapos dyan. Tapos dito muna edit kung anong gusto mong pangalan. Sa akin, ito. Ito pangalan ng YouTube channel ko. Yan.
Tapos gusto mong palitan ng kulay to, yung puti. Dito ka lang ang mili. Yan. Ayun, ano, kailangan gusto medyo maganda-ganda yung kulay para makikita talaga yung pangalan na gusto mo. Yan, yan na. Tapos pag okay ka na dyan, yan na yung final na ano mo, okay ka lang. Ayun, okay na. Tapos simple mo. Comment and subscribe. So huwag na natin patagalin. Let's go! Ngayon, kung gusto mo naman na maglagay ng ano, ng subscribe button, balik ka ulit doon sa media. Input ka lang. Input ka lang dito. Kung saan nakasave yung mga ano nyo, doon nyo yung kuhanin. Masyado na kasi marami yung nakasave na loko rito. Kaya medyo naguguluhan tayo kung sana nakasave yung iba. Yun. Lang din. Ngayon, kung gusto nyo maglagay ng ganito, yung mga subscribe button, i-drag nyo lang din dito. Kung saan nyo gusto, dito ba o dito ba? Yan. Kasi pagka, ano dyan, nalabas na yan. Ito malaki. Ngayon, ang gagawin nyo, ganun lang din. I-drag mo siya ulit. Para malit siya. Or dito kaya, sa taas. Ayan. Para magkalapit lang siya yung text mo at saka itong subscribe mo. Kung nagustuhan mo itong video na ito, don't forget to hit like, comment. Ngayon, ang gagawin natin, paliitin natin to. Yan, lalagay natin dyan. Okay, ito palakihan pa natin kasi medyo malabo. Ngayon, kung gusto nyo mawala tong green na to, saka maiiwan yung ano lang, subscribe at saka bell button. Subscribe. Dito lang sa compositing. Punta lang kayo dito sa compositing. Yan. Tapos itong chroma key. Itong chroma key para magiging matatanggal yung green. Ayun, wala na yung green. Chroma key, ha. Tapos i-drag mo lang siya ng konti dito. Yan. Tapos, yun na, okay na. Okay. Tapos, play mo. So, huwag na natin patagalin. Let's go! Ngayon, nakapaglagay ka na ng transition. Nakapaglagay ka na ng text. Tapos, nakapaglagay ka na ng subscribe button. Ang gagawin naman natin, maglalagay tayo ng sound effects o music background. Import, balik ka ulit dito sa import. Doon tayo sa
sana kasi yung gusto mong ilagay dito sa akin. Open ko lang. Ngayon, nandito na. Nakasave na. Ngayon, ang gagawin mo, i-drag mo lang din siya dito. Ayan. Ngayon, masyadong mahaba. Ang gagawin mo, putulin mo lang siya, ikat mo siya dito para diyan na lang yung pindutin mo lang to, i-double-click mo lang yung sign na bunti. So, ngayon mga idol, since nakat mo na yung mga natapos mo lang ikat, naayos mo yung mga video mo dito, i-save mo na lang dito ka sa export. Tapos, nasa'yo na yun kung anong gusto mo ipangalan sa video mo. And kung Nora. Nora 9. Video 1. Hintayin nyo lang siyang mag 100%. Subject lang naman yan. Tapos, save nyo na. Okay na rin ito, find target. Ayun. Tapos ang gagawin nyo rito, i-cut mo na siya, kuhanin mo siya dyan. Cut. Tapos lagay mo siya rito. Ayun.